Welcome mga epektos dito sa Perf Talk. Ang guest natin today ay isa sa mga matagal po na kaibigan ng gitarista. Kaibigan ng lahat. Si Ronald Yumul. Okay, sa mga hindi nakakilala, kasabayan kami noong 90s. Ang banda niya ay Maria's Mistress. Tapos ang kasama niya sa banda ngayon ay Carla. Kung Carla, Lenny Lapitan, si Mon Legaspi. Original. Oh yeah. So originally si Mon Legaspi bago lumabas yung album ng Wolfgang, diba? Tsaka si JD Medrano. Yun. Nakilala ko si Ronald tsaka si Mon ng sabay. Weekend's Life. Hindi. Kwento ko sa iyo. Okay. Tapos, nabanggit na rin si Ona dito sa Perf Talk ilang beses na rin. Perf Talk with Mike Elgar, with Mike Villegas, with Ogie Cordovis. Tapos, ang pinaka-notable tidbit doon ay siya yung unang champion ng RJ Future Guitar Legends. Siya yung unang taon. Sa taon eh. Hindi, kasi 3 years, 4 years yata yung tumulong. Hindi ko alam. Oh. 19, ano yung... Kung... 90s ba? 91 yan dapat. Tapos 90. Or 92, tapos 93, tapos 94. Parang ganun. Kasi siya yung una, pangalawa si Mike Elgar, pangatlo ako. Pero nung... Ang diit pa lang ni Mike. Baka pa si Mike. Yung pumasilit lang siya. Tapos, pero sumali din ako nung pangalawa. Kasi... Yan, may kwento tayo doon naman. Kukunin ko, nandun si, isa si Ona sa mga judges noon eh. So, Nanonood na ako. Kausap ko lang yung mga ano, kung sino-sino na yung mga nando. Okay. Nanonood na lang ako. Okay, so kukunin natin yung perspective noon. Kasi, kakaiba yung nangyari doon eh. Okay, paano ka nagsimula sa pag-gitara? Sino nag-inspire sa'yo? Sa lugar namin, maraming musician. Taga sa amin sila Wally Gonzalez. Yung Juan de la Cruz, doon nabuo yun sa bandang UST. Malapit din yun. At saka doon sa lugar namin, nandun yung heavy traffic na group. Oo. Yan sila Tutay, ako pinaling yung... Sorry, yung mga pangalan. Yung mga musician na yun. Nakikita ko yung bata pa ako. So, siyempre... Uso ang jamming ano sa kanto. Talagang sa kami, sa kalye. Sa kalye nagkakantahan. Hindi lang jamming ano, may harmony yung boses lagi. Lagi may harmony yung boses. So magugulat ko eh. Mga folk songs. Tapos yung brother ko natuto mag-gitara. Nung lumipat yung pinsan ko, dumipat doon sa lugar namin. Yung mga tipo ng gitarista na, sige kumanta ka. Kahit anong tono mo. Perfect pitch ang tawag doon? Akumpanya ang kanya. Oh, sa probinsya ko lang. Oh, yung mga ganun, di ba? Pero nung bata ko, sabi ko, paano yun? Siyempre, hindi ko pa na maalam yun. Ang dami kumakanta, tama yung ginagawa, sabi ko, okay. So, malamin yung, no? Yun. Kala mo kalokohan, pero ang hirap. Ang hirap. Parang tingin ko sa mga yun, perfect pitch na ewan eh. Pag iniisip ko ngayon eh. Sa probinsya, like sa amin, yung sa Mindanao, may isang gitarista ng bayan. Siya yung, kasi wala namang karaoke, walang minus one nun eh, di ba? Pag singing contest, siya yung nandun. No, di ba? Yung mga ganun. Tapos, pag mo yung pan, unang linya lang, unang linya. Sige. Tapos, kapa-kapa. Pagdating na ng second verse, ang garbo na nila. Ang garbo na yung ginagawa. Parang huli kagad nila yung circular fifths. Ano pa niya? Tapos yung brother ko natuto, yun, napasa sa akin. Ako acoustic. Simula sa Beatles, folk. Yun yung stand, ano ko. Beatles, folk, hard rock noon. Ang hard rock noon, Led Zeppelin. Metal, Black Sabbath. Okay. Yun na yun. Yun lang yung talagang dati. Yun lang naman talaga dati. Wala naman iba dati. Ang pinaka-Steve Vai dati, The Shadows eh. The Shadows. Hank Marvin. No, Hank Marvin yung mga ano dati. Pero hindi ko pa alam dati yung mga ganun. Basta puro folk lang. So, hanggang ngayon, marami ako na folk. Ganun na dati. So, doon na nagsimula.
pagkagaling sa FOP, paano mo pinasok yung pagsa electric naman? Ah, electric. Ah, kasi nga mahilig ako sa Beatles. Mm. So, pag nakakapanood ako dati ng... Ah, napanood ko yung Jimi Hendrix na sa TV special. Parang Trent Kepler, Trent Kepler-Rowland ba yun? Mm. Kaka-acoustic siya ginagawa. Ah, yung 12 string na acoustic. Trent Kepler-Rowland. Nung makita ko, sabi ko, iba yun na. Tapos may pinakita na iba niya. Pinakita na yung Purple Haze. Mm. Pinakita na. Paano yun eh? Di ko pa naman alam distortion eh. Sa lugar namin, mayroong promotion na sikat dati na Miranda. Siguro kilala ng mga ano yun. Madatihan ano. Nakita ako, nag-acoustic ako. Ano na ko ba mag-gitara? Eh, siyempre, panggap ako nun. Ano na ako, Nilyang. Eh, yung pinaka-teacher nila, si Dico ang kumtawagin. Pumunta ka sa bahay, ginanon ako. Pumunta ka sa bahay, tingnan natin kung ano. Sabi ko, sige. Pagpasok ko nun, dinapagan ako ng BCB6. Oh. Ano yun? Ang tingin ko, attache case talaga sa anong tingin ko dati. Ba't may attache case na din ah? Binuksan na gano'n. Ano yun? Ay, ito yan, yun ang i-explain ko. Hindi ko alam kung ano yung electric guitar. Hindi ako marumawak ng electric guitar eh. Labas siya ng Strat. Hindi ko alam gamitin ito eh. Hindi ko alam gamitin. Hindi, sige. Saksak mo. Eh, hindi ko mo... ano yung tinutugtog mo na ano? Na ganyan-ganyan. Ito. Tinimpla-timpla niya. Hindi ko naman alam kung paano control yung distortion. Yun yung parang pinaka... Inaaring niya ako na tuturuan kita, papasok kita sa group ko. Papasok kita sa promotion. Akong bahala siya, ituturuan kita. Yun nung sabi ko, sige. Yun nung sinasabi niya gano'n, kayo bang ano to? Siyempre yung to. Ang natandaan kong unang-unang binigay, chikitita ng abo. Tignan ko, iniiwan ako. Chikitita, ba't itong pinapaano? Kala ako mga ano to. Pambiyahe. Kala ako, hindi, sabihin, siyempre bata ka, gusto mo yung rock. Halimbawa, kung yung nadinig ko na rock na ano, kala ko, mga Beatles, kala ko, yung mga Amerika, mga sikat dati. Kala ko ganun, tugtog, ba't yung aba binibigay nito? Eh, nahiya ako, di sinipra ko. Tapos bumalik, na ano ba? Ewan ko, tapos ginawa ko yung intro. Ano ko pa yung intro eh? Tapos, meron siya tinatawag na fanfare. Parang instrumental kagad na gano'n. Malay ko rin. fanfare tayo. Fanfare. O sige. Tinuro yung chords, ganun gano'n. Di, okay. Siguro titignan ko makakasabay ako. Nakasabay naman ako. After nun, gano'n, bigyan ng pyesa. Inaral-aral ko yung iba. Kasi hindi ako bumalik. Hindi ako bumalik sa studio. Bakit? Ayoko yung kante. Eh, bata ako eh. Ayoko tumugtog ng chikitita eh. Parang sabi ko, ayoko chikitita. Gusto ko. Mga Nilyang eh. Sabi ko, kala ko mga Nilyang tutugtog. Hindi ako bumalik talaga. Asan si Yona? Ay bumalik. Tapos nag-aral na lang ako sa bahay. Self-taught lang talaga ako hanggang ngayon. At tanong-tanong lang sa kanila ng ano, paano ba yung skill? Paano ba yung gano'n? Tatanong ako ng mga skills sa mga basta kakaalam sa akin. Pero yung electric, since nakahawak ako, inibitan ko na inibitan ng nanay ko. Gano'n. Gusto ko nun, Raon na Les Paul. Nay, gusto ko ng Raon na Les Paul. Gusto ko yung ganun. Hindi, mahal. Hindi, Ernab, mahal. Sa lugar din namin, nandiyan si, kung tawagan, si Boy Adan. Kilala Boy Adan, Medyo legend sa Hong Kong yan. Tapos si Boy Adan. Mas bata, siyempre ako. yung mga ginagamit ni Boy Adan ng pang ano-ano, mayroong fake na strap. Dati kita ko na, sige, benta niyo lang. Basta nakarating doon sa kanila, binenta sa akin. Anong ko nun? 300 pesos, kung tama dinig ko.
Oh, 300 pesos na strap. Bentang adik. Bentang adik sila, ano? Kaya lang kung tawagin bentang adik, eh. 300, ayoko pa sa'yo. Ayoko yan, nai, itim yan, eh. Strap na itim yan, ayoko yan. Tinaya na lang, mura, eh. Oh, mura, sige, itim yan. Yun yung una strap ko, yung fake na... Pero wala akong effects, wala akong alam sa effects. Saan mo sinasaksak? Meron kaming... Yung reel na... reel tape. May reel tape. Tapos, may saksakan na mic yun eh. Oo, meron. Hindi ko alam for some reason bakit nag-distort. Kasi doon ako sa mga... Meron akong acoustic na may pick-up noon. Pagsaksak ko noon, distorted. Uy! Pwede na to. Pwede sa acoustic, di ba? Yung lumanog. Pwede na to. Sa akin, distorted. Ganun. Tapos, yung... Nung magkaroon ako ng strap, doon ako sumasaksak. Sinira ko yun yung rinpin. Basta doon nasira yun. Basta nadadrive siya. Hindi ko malam ba't nadadrive. Distorted yung tunog. Kung yun, yung preamp nun. Yung preamp nun. Yung parang sa Ecoplex. Yung tape delay dati. Yun yung tunog ni Richie Blackmore. Eh. Dadaan muna siya sa Ecoplex. Totoo doon yung preamp nun bago niya papasok sa Marshall. So yun yung kanya. Yun yung ginagamit nila dati parang pang overdrive, pang distortion. Yung pa din, satisfaction yata, ganun din eh. Direct, basta sinaksak sa isang pang demo na tape machine, tapos tinodo. Tapos yun, tinodo. Kaya napakabuenas ng mga bata. Eh wala. Hindi mo na nga kailangan ng effects box yan. Oh, nasa loob ng gitara. Oh. Grabe, mga iba yung technology. Hindi, ang mura eh. Hindi naman sa mura. Ang dali makakuha. Ang dali makakuha. Kung naabot na yun, no? Oo, medyo. From there, fast forward, kuha ako ng Ibanez na Roadstar. Yung itim mo? Yung kapatid ng bass ni Juan. Pareho yung Roadstar 2. Yun, nakakuha ako nun. Inibitan kay Erma. Nakuha ko sa isang senior na biyahero. Tawaran kami ng tawaran. Sige na sir. Binigay ng 4,000 pesos. Anong taon to? Late 80s siya. Late 80s? Oo, nung binigay sa akin, puro sticker. Linisin ko to. Linisin ko to hanggang sa malinis ko. Ayan, gumawin yung buhay pa. Yun yung ano, yun yung unang gitara nakita ko sa iyo. Oh, yun na yan. Yun lang naman ang gitara ko kayo. Yun lang naman ang time na yun. Yun lang naman mga... Ay, hindi, meron nag... Like, ano pala, bago doon, yung kaibigan ko merong Maya na Terry Diaz. Oh, yung Les Paul na itim. Oo. Na bastardize namin, sayang na Les Paul na nung pumutok ang Floyd Rose, hindi lahat, kailangan lagay natin po. Nilagyan niyo. Nilagyan mo Floyd. Sira. Oh. Pero ganun mismo ang kita ni Les Paul. Pero tunay na Floyd? O yung... Hindi ko alam kung anong klaseng Floyd na yung nakalagay doon, kung license na meron. Pero Floyd Rose na daw wala, hindi yung parang color. Kasi hindi yung parang color. Ang naglagay si Mang Rudy. Oh. Laman naman si Mang Rudy. Yeah. Ayaw mo ito, Mang Rudy. Kaya yan. Lahat kaya eh. Kaya ganun pa yan. Kaya yan. Lahat kaya. Kaya. Hindi na maganda nung nilagyan ng laking nasira yung gitara. Hindi. Tumakbo nang maganda, kaya lang hindi na ganun ka. Ano, nagbago yung tunog, no? Oo, nagbago. Tapos nag-graduate nga sa... Ibanez. Sa Ibanez. Yung Roadstar. Wala rin ako effects nun. Wala pa rin effects? Wala ka effects nun. Ay, gagamit mo. Kaya ako natuto sa... Simula ako puro recta talaga. Recta amp, no? Sabagay, yung mga PV bandit, meron ng... Meron na nun eh, oo. Tapos yung... Kahit yung Just Chorus, kung na pangit yung... Minister. Transistor yung Just Chorus. Kaya lang, siyempre, pagbata, wow. Lahat na lang yun. Ano nga nga, wow. Okay yan. Kaya kahit pa paano, sanay ako ng direct. Nasanay talaga ako ng direct. Walang. Yung unang effects ko, galing kay Rene Garcia ng laptop. Oh! DS1 Japan. 300 pesos. Talaga 300? Hindi lang ma-addict siya, no? Pero talaga, bigyan mo na yan. Mga ganong presyon. Bigyan mo na yan. Yun yung tumagal sa akin. Yun yung tumagal sa'yo? Yung tumagal sa akin. Basta matagal yun. Tumagal ng... Hanggang sa Marias, tumagal yun. Hanggang sa demo ng Marias, tumagal.
Hanggang sa demo. Hanggang sa... Yun na, basta yun. Tapos, nangihiram na ako ng delay. Oo. Oh, DD3. Hindi pa nga DD3. Yung Digitech na 8-second sampler delay. Malaki. Na napakalakas kumain ng battery. Na wala naman kami power supply. Wala power supply. Pag saksak mo ng battery, ba't tapos siya agad yung battery? Tapos yung mga itim na ready pa yun. Oo, di ba? Tapos siya agad. Yun lang yung effects ko rate. Yun lang talaga. Yun lang yung ginagamit ko. Ganun. Nakakatawa na ewan na... Ay, kwento ko na rin yung unong show. Basta na, sa pinaka-unong show namin, yung band namin na... Medyo nakaintindi na kami talaga tumugtong. Ano ba? Yung New Moon Festival. Kasabay ko si Jack Rufo. Okay. Ang bata pa ni Jack. Bata pa ni Jack. Ang alam kong guitar solo ni Jack, eruption na nun eh. Eruption na eh. Tapos naka-BC-B6 siya. Siguro nawa sa akin si Jack. Hawak ko, DS1 na. Sabi, gamitin mo na to. Sabi ni Jack, gamitin mo na to. Ha? Hindi, gamitin mo ito. Ito naman nakasalpak dyan eh. Yung meron din distortion. Sige, sabi, gamitin mo na para may iba-iba ka bang ano ba ito? Tapo ka ng tapo. Di ko naman matandaan kung ano. Basta yun lang, nung tumutugtog kami, pinagamit yan. First time ko nakagamit ng matino na gamit talaga. Lagi Jack Rufo. Pangalan ng group nila, Trail of Tears. Pero paksikal na si Jack nung bata, sabi ko lang yung bata ito. Grabe yun. Iiyak kami rito. Pero rock band din sila, Jack, man. Rock band. Grabe. Daya eh. Nanay niya kumanta ng ano eh, Dreams. Oh, Banhile, no? Oh, Jumang. Daya naman ito. May Banhile. Yun yung pangarap na tugtugin natin eh, di ba? Talagang Dreams talaga eh. Yun ang tatak ng... Kumbaga sa Battle of the Bands, pag tinugtog mo yun, automatic winner ka eh. Ang mama niya, nakanta ko. Kanta yung mami, nakakanta yun ng mami. Dreams? Daya, ano mo dito? Sorry lang. Inanta nila yung Dreams na. Gara. New Moon Festival. Nag-champion kami sa San Beda. Oh. Ng Battle of the Bands. Oo. Oh. Kami yung champion ng San Beda, rasyo ng San Miguel. Nice. Eh, yung mga kasama mo doon? Puro mga kababata ako rin, mga tugas sa amin. Si Erwin din pangalan. Erwin, nasa blues rock band ngayon, yung Toyo. Okay. Base, akin na naman. Jerk! Ah, si Jerk! Si Jerk! Okay. Jerk lang yun, pero matino yun. Actually, Erwin, teacher yun eh. Galing kaya ano, teacher yun, kumpare ko yun. Habang nagtuturo siya ngayon, meron pa rin siya. Yung kiss namin nun si Romy, nasa graphic design niya yun eh. Animation, okay. Tapos kumita nun. Mali sa spektog. Yung drummer namin, si Dem. Pastor niya sa si Dem yan. Okay. Hindi na kami gano'n. Ah, si Erwin, nakikita kami. Babalitaan kami. Yung iba hindi gano'n. Pero magkaano naman kami sa Facebook. Ah, okay. Ganito na lang. Ikukwento ko kung paano ko kayo nag-meet. Iba yung nasa ulo ko eh. Iba ba yung nasa ulo ko? Oo, iba eh. Ano yung alala mo? Basta first practice yun nila mo, nandun ako eh. Okay. Kina Boyet. O hindi pa practice, nisi-set up si Boyet ng drums. Ah, hindi sinama ka ni Mon. Oo, kasi lagi naman ako sinasama eh. Bago pa nun. Oh. Bago pa nun tayo nag-meet. may tumawag si Boyet sa akin. Sasabi, punta tayo session studio sa park sa Makati Cinema Square. Kasi may nagkahanap ng banda. May naghahanap ng... Lobo na ba nun? Before ba nun? Si... May naghahanap ng banda... May banda naghahanap ng... May duo na naghahanap ng banda taga Cebu. Times two. Ay! Sila Vince! So, si Vince at si Joel. So, punta kami ni Boyet sa... Punta kami ni Boyet sa session studio. Tapos andun na kayong tatlo. Ikaw, si Mon, si JP. Kasi lahat tayo nag-audition. Pero kami ni Boyet, pumunta lang kami doon para makakilala ng ibang musikero dahil naghahanap kami ng... para sa banda naman namin.
When you're ready for new pedal day, use discount code GCPERF10 at gcrockboard.com to get 10% off your entire order. You can use the code multiple times and there is no expiration date. Enjoy. So may tumutugtog na kami kay Francis M. nun eh. Pero gusto rin namin gumawa ng sarili namin. Ah, mga haro eh. Oo, oh, haro eh. Francis M. na pupunta pa ron. Haro. O, oh, di ganun. Tapos si Mon, napanood ko siya sa Wolfgang sa Weekends Live the week before. Yun. Diba? Tapos, ang matindi na di ganun, diba? Nag-uusap tayo sa labas na habang naghihintay. Tapos sabi ko kay Mon, di ba, ikaw yung sa Wolfgang, ba yun? Tapos, tuwa si Mon. Oo, ako yun. Buti hindi nagmara. Hindi, eh. Ano kagawa mo rito? Pinanong ko ng ganun. Nagbagay yung itsura, di ba? Kasi pare, kailangan ko ng pera, pare. Tara, mag-yosi tayo doon. Tapos umalis. Anyway, so yun, doon tayo unang nag-meet. Then afterwards, ang nag-decide yung times to kunin, kayong tatlo at saka ako. Alam ko, tumugtog kami. Hindi ko malaman. Hindi, tumugtog kayo. Yung event, ibig sabihin, hindi ko malaman kung tumugtog kasi ako kay Vince kami. In the jeep. Hindi ko malaman kung Simon yung nagbibase. Eh. Simon yun? Out of town kami. Oh. Out of town, basta may show. Oo. Kami yung tumugtog. Oo, oh, okay. Pero hindi ko alam kung Simon nga yung nagbase. Tayo yung binubuo nun. Kasi, ang tapos, second, yung callback, yung second ensayo, kayong tatlo, tapos ako nandun, di ba? Tapos nag-aayos ng mga kanta. Tapos alam mo naman, si Vince excited, tapos si Joel excitable. Tapos ang pinaka, ang nahirapan tayo dahil gusto nilang kunin yung Every Breath You Take sa D. Sa D yan, ang taas. Pero tawagan ko nga mamaya si Vincent. Pero nagtataka sila bakit iba yung tunog. Di ba? Kasi, ano yun? Dito. Sa taas, di ba? Basta marami yan eh. Tapos hindi ko na alam kung ano niya. After nun, basta wala ka na, ba't hindi ka na nakatugtog dahil kami yung tumugtog eh. Hindi na ako nakasama nun dahil meron na ako ibang... Rocket nun. Oo. Parang after a while, parang hindi ko nakikita yung trajectory nito. Pero nag-keep in touch kami, tapos tumugtog ako sa mga album nila, sa recording. Sa yung album ng Times 2. Second, siguro. Second album. Lalo kayo sa Audio Captain pan-record yun. Yung sinasabi mo na jam kami sa bahay ni Boyet, sinama ka ni Mon. After yun nun. Kasi, nung nag-uusap-usap na tayo, okay na ulit. Nung okay na ako kay Mon. After, nag-warm up na siya tayo. Oh, gusto mo tumugtog ng pants? Nang mabigat. Yung, doon tayo kay La Boyet. Buo tayo ng mga mala King's X, mga ganun. King's X, yung masasaya. Sex and religion. Oh, sex and religion. Ah. Yun, tapos sinama ka niya sa bahay ni Kat. Kwarto ni Boyet, yun eh. Sabi ni Masa, nasumama ka. Bakit, sabi niya? Eh, nagyayayato si Pekto, tawag niya sa'yo eh. Eh, nagyayayato si Pekto, tutugtog doon ng ano, saan? Multi ba? Multi. Oh, multi. Kasi kung dayo yata natin, basta punta natin. Eh, sige, sabi ko, sige. Sumama ako. Sa tanda ko, lagi pa ako sinasama ni Mabit. Ano tutugtugin yun? Shy boy daw eh. Tango na ayaw pa. Shy boy? Tango na manonood ako. Sige, manonood ako. Sabi ko, hindi ko pa alam yun ah. Yeah, tingnan natin kung ano. Sino ang drummer? Si Boyet. Ah, okay. O yun lang, yun yung natatanda ako. Tapos nagsiset up na si Boyet ang drums. Yun na yun. Tapos basta nag-uusap na tayo rito, tinitinatanong nga ako siya na everything ganun. Yun yung hindi ko alam kung lobo yun. Yun yung naging lobo. Blues project ba yun? Yun yung naging lobo. Kasi tapos kinuha namin singer si Jeremy. Si Jeremy Spoken. Jeremy. Hindi rin yung nakita si Jeremy. Gwapo ho yun na model. Oo. Oh, tsaka nag-teatro yun eh.
Big Chatro. Kasama namin sa Jesus Christ Superstar. Galing din kumakasa mo si Jeremy. Kita ko lang sa commercial sa TV. Oo nga. Parang ganun na yung ginagawa niya ngayon eh. Ilaking tao ho yun na puging, malaki ang tawang. Gara din ang tayo. Maskulado. Galing galing din. Magaling yun. Paano kayo nag-meet ni Mon? Ano, estudyante siya ni Angelo Villegas. Okay. Sa base. Hindi ko matandaan pa paano kami nag-meet ni Mike Villegas. Ah, kasali yata kasi si Mike Villegas sa elimination ng guitar competition at sumali siya sa elimination. Kung hindi ako nagkakamali. Yung sa'yo? Yung una. Hindi ako nagkakamali. Correct me if I'm wrong. Tapos, doon ko nalaman na, at sige, sulo ka lang. Eh, dito naman ko sa ano eh. Jason, saan tayo magalala? Ganon. Pupuntahan kita minsan. Pupuntahan ko. Bukod na kinakilala ko na sila daddy. Yung daddy niya, yung mami niya, si Angelo. Pagpunta ko na nandun si Mon. Okay. Tayo yung pa si Mon nun, hindi mo alam na gano'ng pala yung salita. Di ba? Di, sa amin lang yun. Sa amin yung private namin yun nila. Ano, eh. Napaka tayo dito. Ano si Mon eh. Candid yan talaga. Pagkasama mo, iba yan. Iba na ano ha, maganda. Iba na pangit. Pero yung biro namin pag si Mon, nagutyakimo. Pag sinamin nagutyakimo na, nagutyakimo dyan. Yari, ganun. Oo, yari. Pagdating ko, Ronaldo si Mon, tinuturoan ni Angelo. Si Angelo yung nag-recommenda kay Mon sa Wolfgang. Kaya siya napasok doon. Tapos, for some reason, si Angelo din ang nag-recommenda sa Maria's Mistress. Kay Mon? Oo. Kasi sabay yun. Para magkasama-sama. Hindi, mas nauna ang Maria. Okay. Tapos nung tinawagan ako ni Mike noon eh, nag-ano na ang harap ng gitarista, hindi naman ako pwede. Ibigay kita. Sabi niya, ano mga tagtula? Tanda ko, sabi pa ni Mike, Bon Jovi. Kahit na nandang Bon Jovi, halo-halo eh, Bon Jovi, Def Leppard, Mr. Big. Sige, sabi ko gano'n, sige. Nung namalaman ni Mon na, yung gitarist niya, taga dito lang. Ganon, makakasama mo si Ona sa ganito. Pinuntahan na ako ni Mang Kaya. Okay. Yun na yun. Tapos simula na yun, lagi na kami nag... Si JB, hindi ko talaga malaman paano namin nakilala si JB. Naglalakad lang yata yung sumisigaw ng balot. Pogi ka, ganito. James, ano, paano ko ba namin nakilala? Putay. Hindi, si JB, kinupkup ni Mon yun noong time na yun. Nakikitira yata kay Mon. Hindi, iba pa rin. Iba pa rin. Kinup lang ni Mon nung magkasama-sama na. I see, okay. Nung kami na, punta ka rito, punta ako sa kanila, ganun. Tapos si JB, taga Pasay kasi yan. Ando sa napakagandang lugar sa Pasay. Napakatahimik na lugar sa Pasay si JB. So, napunta kila Mon. Dito na ako, Mon. Sarap yung bigas sa sopa eh. Doon na kami lagi kilamon. So, basalan ko yun, tapos doon muna natin gano'n si JB. Kaya si JB kilala nila Malu, nila Connie. Parang batang kapatid ni Mon yun eh. Oo, yun. Kaya pag nandun yung anak nila ni Thelma, si JB nila alam. Pero hindi ko talaga alam kung paano na nakilala. Hindi ko talaga matandaan. Basta, hindi ko malaman kung sino yun. Tapos, bago pa pala Maria, may sinampahan pa kami isa na pop rock na banda na ang tugtugan namin Toto. Basta Toto. May sinampahan kami, siguro sabay yun. Sama na muna kami nila. O baka doon namin nakilala si JB sa isa niya. Okay. So, kayo muna ni Mon tapos naghanap. Hanap ng banda. Ano na rin si JB, alam ko eh. Ang keyboard is, hindi ko nga talaga anong tanda si JB, hindi ko naman sakit talaga yung gano'n. Mamaya, makukontakin kita. Ang keyboard is na nun, isa sa kamamatay lang na arranger ni Andrew E. Jojo Espino. Espino. Medyo legend sa keyboard yun sa arranger. Isa yung keyboardista. Nakilala ko naman yon
ako yung nagpasok bali na bumalta ko na kila Monique. Kasi si Jojo, ay, hindi ko nakwenta itong part na to na kinuha ko ng pen-pen. Oo, nga. Yung recording ba na pen-pen na kasi niya. Oh, group ang pen-pen. Tawag sa akin, baby, yung panahon niya. Ako yung pinakabata. Baby. Ito, ini-interview ako, ito yung baby namin. Batang-bata. Ando yung si Jojo Spino. Oo. Oh. So, alala ko yun nung si... Nag-usap kami ni Mo nun eh. Saan galing si Ona? Pen-pen yun eh. Tumutugtog yun ang nakabahag. hindi ako na... Yun yung ano nun. Ayaw ko magbahag. Ang itim ng port ko, magbabahag. Eh ano yun eh. Yung hardcore na ano, na neo-ethnic rock. Mas masawag pa kaya ano yun eh. Kay Joey Ayala eh. Hindi, oo. Kasi nakabahag yun, Brad, na naka... Naka-Greco na Les Paul. Oo. Oh. Na mag-jump sila ng... Mag-drone na. Oh. Kaya patapagin na. Kung saan-saan na yun na... Kung saan-saan na nakakarating yung mga... Mag-drone. Tapos nasabihin siya, sige, adli ba mo na adli ba? Oh. Parang gano'n. Paano ba ang adli ba niyo? Sige, kahit ano. Yung mga ganon, tapos sabi sa akin, na, magbahag ka. Naku, hindi ko na. May tsura na ito magbabahag. Baka hindi ako makauwi. pero, natawa tayo, pero yung mga yan. Hindi, kun yun, progressive yun. Progressive yun, nakarating na ibang bansa. Oo. Kaya ba, fusion, yun ang Filipino fusion talaga. Hindi, fusion na, may dasal sila na ano eh. Dasal na iba-ibang language, tapos iba yung utak ni Emil eh. Oo. Oh, Emil Sanglay. Oo. Oh, si Emil Sanglay. Drupal pen-pen. Basta pa-adibin ka rin pa-adibin na sige. Pirahin mo ng ano, adiba mo ng ganyan-ganyan. I-out ka nga na i-out. Kahit pa paano natutuwa ko konting out. Oo. Oh. Nang wala sa tono. wala ba sa tono? Kaya-kaya ko yan. Lamang pala sa tono eh. Kaya-kaya ko yan. Yung mga ganon. Tapos si Jojo noon, kilala na nila boy kasi hindi. Oo. Oh, ano oh, na eh. Hindi ko niyan, senyor. Kilala na eh, senyor na noon. Binata ako ni Jojo na, saytay tayo. Ano saytay? Saytay. Ah, okay. Saytay. Saytay. Yung salita ng mama dahil. Bilala mong bata yun, saytay tayo. Ano saytay? Basta, sayo tayo. Ah, sayo. Treat sa akin to dahil, yun nga, si hindi sekreto na napakalapit namin ni Mon. Tapos si Ona yung common denominator namin. Si Mon actually sa atin lahat. Sa atin lahat, no? Si Mon. Hindi na... Ay, madami pa tayong bo-bolger kay Mon. Ngayon, okay. So, punta na tayo sa yung RJ guitar competition. Okay. So, yung una, paano mo na... nabanggit mo na sumali din si Mike Villegas doon, di ba? Paano mo na nagkakamali ba sa elimination? Elimination sa rock. Di ba may RJ na sa ano dati? Sa Maginabayan RJ. Sir, Timog? Timog? Oo. Oh. So, basta Quezon City, yung area na yan. Tomas Morato. Doon yung parang elimination, kanda ka nagkakamali. Mm. Ayun, ganun lang. Doon ko siya namita. Sumali lang ako. Tingin ko lang kung ano. May band niya ako noon, yung New Moon. Tapos, sa sarili ko lang, siyempre, hindi pa naman uso teacher-teacher noon. Mm. Video meron, pero saan ka makakakita ng video? Oh, pahirapan na yung mga REH, di ba? Yung VHS, tsaka beta. So, rely lang ako sa sipla-sipla. Lumabas na sila Paul Gilbert. Lumabas na ba si Bay? Oo, oh, lumabas na si Bay. May Paul Gilbert niya. Tapos sumali lang ako, ganun. Yun lang, basta sumali lang ako. Wala akong pala, wala akong... Ang kasama ko lang yung girlfriend ko na misis ko na ngayon. Na pag tinawag, bawa, Alvin, o next ano? Puta ka na, may pala to. Hindi mo magano? May pala to. Tinawag ko, o next, wrong with you, Moon. Yung misis ko, napakimahiyain pa na ako, hindi pa palakpak. Wala pong malakpak. I mean, kasi, Ronald. Wala, yun ang panik, gano'n. Nasa tanggap ng finals, yun. Yun sa ginawa sa
Mega Mall, bago pa Mega Mall. Oh. Ano, ano tinutog mo? Mahilig ako sa ano eh. Mahilig ako sa Beatles. Mm. Mahilig ako sa... Ha? Ano ba ito? Number. Eh, mahilig ako sa classical. Pero hindi ako marunong mag-classical. Hindi ako marunong mag-classical. Paano ko kaya mapapatunog classical yun? Sabi ko, paano ko kaya mapapatunog classical? Ay, hindi, kunyari, ano. Aarte ako na parang classical. Basta yun. Basta may ginawa akong dalingan. Pero Beatles. Beatles. Tapos, alam ko noon yung Garrymore na Dirty Fingers. Dirty Fingers na yung guitar solo ni Garrymore sa live. Alam ko dati yun eh. Tapos meron alam akong part na, meron akong konting part ng Van Halen. Pero hindi ko alam yung ano. Hindi ko alam nung dati ito mo. Hindi ko alam yan. Tapos nung lumabas yung Paul Gilbert na Addicted to the Trash. Yung ano, yung drill. Drill, oh. Paano ko mapapalabas yung drill? Kung gumamit ng drill. Isip ako, nakakita ako ng fan na maliit. Yung fan na maliit. Puta, pwede ito. Nilagay ko yung pick ko, yung pick na triangle na gano'n, binatasa ko, nilagay ko gano'n, inipit. Inipit ko. Pinapat ko gano'n. Patay! Patay sa akin ito mga to. Patay sa akin ito mga to. Yun na, ang una ko, Beatles na yung gano'ng classical kuno. Eh, mahilig din ako sa blues. Mahilig ako. Pero gusto kong gamit ng slide. Wala akong slide. Ito nga, saan ako kukuha ng slide? Nakakita ako ng baterya. Nakakita ako ng battery. Ginamit ko yung battery. Pwede ito, sorry. So yun, ginamit ko yung battery as slide. Una Beatles, pangalawa blues. Pag the after ng blues, yun na yung Garrymore. Pinasok ko pa pala yung ano. Narinig ko na yung ano eh. Yung Timo Beethoven, da-da-da-da, yung Amstinon. Kukunin ko yung part na yun. Da-da-da-da, da-da-da-da. Inuna ko yun. Iinuna ko. Tapos yung Dirty Fingers. Tapos yung Dirty Fingers, konting vanilla. Konting vanilla. Pero pag bago dumating yung rock, inon ako, tumaligod ako, inon ko yung ano. Natatandaan ko si Roji na nung... After image, Roji. Sigaw si Roji, tumayo. Putang ina! Sabi Roji, putang ina! Sabi, gano'n. Kung di ako nakakamali, ano pa si John DePito? Buka namin si John DePito. Lasing si John eh. Kung mamimit ko si John, lasing eh. Kaya nga kilala ako ni John dati pag lasing eh. Pag hindi lasing ka. Alam ko si John is... Diyan yung isang ano. Sa akin gano'n. Yun, tapos yung marap ako yung gamit ko. At that time, hindi ko rin alam kung gano'n kaganda yung ginawa ko. Pero baka mukhang maganda naman siya. Pero gulat. Nagulat sila lahat doon. Oo, pag talilo, pag nasakit yun. Eh, medyo nakahiram na ako ng delay. Hinahanap na, nasang galing yung tanong ko. Imagine, 19, ano yun? 90 ba? 90 or 91 ba? Parang mga gano'n. Wala pang gano'n yun eh. Tapos yun, ginamit ko na yun. Drill. Eh, lumabas na yung electric drill song. Diba? So, wannabe. Electric fan. Oo, electric fan. Ito, naiingitan ako. Nalil. Ikaw pala yun. Yun na yun. May nagkwento sa akin na yung gagamitin mo na yung electric fan. Pero... Hindi ko maalala kung sinabi na ikaw yun. Or basta may nagbanggit lang sa akin na, may gumamit yan, electric fan yung nilagay yung tip. Yun yung isa sa ginawa ko. Ano. Kasi pinagdugtong-dugtong ko, ang maganda lang, mahalo-halo ko. Meron parang classical ng konti, may blues, tapos nagbibuild up. Hindi, sakto yun. Yun ang solo talaga kasi may kwento. Yun yung gusto ko talaga. Kahit hanggang ngayon, ganun mo. Ayoko ng solo na.
Solo ng solo. So talaga yung may kwento. Kahit sa iba. Eh, tapos, nung the year after, yun nga, yung year namin ni Mike. Ah, doon ako. Oh, sa doon din sa Bistro RJ din yan eh. Oh, yun na yun. Yun na yung... Yung final sa yun, yung final. Yun yung finals. Kasi... Oh, yung sa imin na yun. Oh, yun dati kasi bago nun sa store lang yung elimination eh. Sa galeria yata yung... Galeria yung elimination. Tapos, yun yung final sa Kansas City na. Yun. Tapos meron akong drum machine nun. Tapos sinaksak ako sa kung saan yun. Sabi ko pa no, ba't may ganun yun? Kala ako ano, sabi ko pang ganun. Mayroon siyang ano, yun nga, yung rhythm ano pa tawag ko nun. Hindi pa drum machine ang tawag ko eh. Rhythm something ang tawag. At may rhythm box siya. Sabi ko ganun, pwede ba yun? Sabi ko pang ganun, pwede ba yun? Tapos siya natumutog na. E, alam ko yung tumutog na tutugtugin mo. Sabi ko na, hindi ko alam yun ah. Hindi ko alam tugtugin yun ah. Freeway jam. Oh, freeway jam. Diba? Pero parang freeway jam. Nee, madali ko kasi yung din niya natin. Oh, fake way jam yung ginawa ko kasi parang kinuha ko lang 'yun tapos nung inimbento ko na iba. Eh pagpalik ni Ferb naka universe. Yung black. Dati pa yung Ibanez ka, ay puta magaling 'to. Tang ina, ilan ang string nito? Pito. Nagkakagulo nga kami sa 6 eh, 'to naka pito. Diba? Tumabay ako sa gilid. Tumabay ako sa gilid. Ano ito? Pag doon, baka! Hindi tayong lahat. Lakas! Hindi tayong lahat. Oo, hindi. Kasi sinet up ko yun. Tapos, hindi, iba, yung tech nila, sinaksak ako kung saan. Hindi ko naman dahil si ano yun si Boy Aus ng si Boy Aus ng RD ko tawagin na si Aus. Aus. Ah, oh, labas ka sa Aus. Dahil okay sa house. Aus. Okay. Sa house. Sinaksak ako sa kung saan. Tapos, hindi ko alam kung ano nangyari sa volume eh. Kaya nung pagtunog ko ng ganun, kami ako, ano na, sabi ko, putang lakas. Sabi ko, putang inang lakas. Eh, sanay naman ako sa ganun, mayroon malakas yung patunog. Sanay ako sa ganun dati. Okay, trip man. Kaya ang kalakas kaya na, putang ina, lakas. Hindi, di ba? Lakas eh. Hindi sa giant. Hindi, lagay tayo na. Ang lakas nito. Wala. Kasi, actually, na natandaan ko yung malakas. Di ba, sinabi ko na sa'yo noon? Lakas. Kukwentuhan tayo dati. Tangan, lakas. Kasi, ilan na natandaan ko. Yung lakas, hindi ko natandaan yung ginawa niyan. Nasanda ako yung gitara, pero yung lakas na natin daan. Eh siyempre, yung uwan naman na dinig. Hindi mo naman na dinig yung mga... Ang na dinig mo, pagpasok, puta nga nangyari. Ganun ako, sabi, putang ina, nasa gilid na ako, lakas pa rin. Oo, tapos labas si Gan, tapos labas si Mike. Van Halen na crossroads yung ginawa niya. Oo. Panalo. Oh. Ano yun? Kabisado nga dati yun. Oo. Oh. Si Van Elgar. Mahaba yung pag-book ni Mike. Parang mahaba. Hindi. Kasi estudyante siya nun eh. Puslit lang siya nun eh. Nung kunento niya, parang sinama lang siya ng mga kabanda niya. Saan? Dito tayo sa RJ. Baka doon ko nakilala si Mike. O baka dun. Baka dun. Dun. Kasi lang naman, tapos yung gabi yun, ang daming mga, alam mo yung doktor na acoustic, yung mala Michael Hedges, di ba? Oo, galing din dun eh. Tapos si... Nung magse-set up yun, may stool sa paa. Oo, may footstool. May ganun pa. Meron pa ito sa paa. Siyempre, ako tingin namin, may ganun pa sa paa. Diyos ko, sabi ko. Tapos may sumali din ng isang classical eh, si Archie. Nasandaan ko yung mistool na gano'n. Or baka sa susunod na yun. Kasi yung third, yung nanalo ako, sa ang finals nun sa galeria, sa basement. Ah, wala. Yung TV station ng RJ, dun sa basement. Tapos... Magkana nanonoon ng pay? Ha? Magkana nanonoon ng take home? Hindi ko na maalala. Hindi ko maalala. Ikaw naalala mo. Oh, may merong check. Oh, meron 'yan yung laki.
Hindi. Yung winner, ganun-ganun. Uh-huh. Receive, ganyan-ganyan. Uh-huh. Ganun. 3,000 pesos. Parang mga ganun. Saka or, may RJ na masa na gitara. Wala akong gitara. O meron? Hindi ko na maalala. Walang gitara yata, pero parang 5,000 or something. Pre. Masa na ano, yung masa nila, yung pinaka-cheap nila dati na pero goto yung ano. Goto. Goto yung hardware. Goto yung hardware. Tinago ko yung hardware. Tinago ko yung hardware. Grabe. So, yung batch ko, si Ian Umali. Doon ko namin si Ian Umali. Tsaka, funk. Pero hindi siya funk nun. Ang tinugtog niya, Little Wing. Tapos para, ang tawag namin sa kanya, si Ralph Macchio. yung book niya, ako yung Ralph Macchio na blues. Crossroads and that thing. Tapos si Aaron Dignos. Ah, si Aaron? Oo, oh, andun din si Aaron. Hindi yung kapal pa ng salamin ni Aaron nun. Nagsasalamin pa si Aaron. Tawa yan si Aaron. Makapal sa limin ni Aaron dahil. Oo, makapal. Ganda yun ah, hindi ko alam yun ah. Wala ako na ah. Oo, dun sa pan, yung sa basement ng galeria yan, yung TV station nila. Oo, yung mga RJ Jr. dyan. Oo, yan. Yung lugar na yan. Na? Doon na ginagawa. Doon na ginagawa yan. Ngayon, yung sa Banday Marias, di ba nung nag full-time na si Mon sa Wolfgang. Ang pumalit na base niya si Ian Monsod. Oh, sa kakay nakapaglabas ng album niya. Oh, pero yung unang single na uso na nag-number one ba yun? Number two lang sa LA. Si Mon yung bassist niya. Ah, si Mon pa yung nag-bass mo. Oh, kala namin demo lang yun eh. Oh. Ang alam namin ni Mon nun, asang alam namin sa, wala, ando ka nun, o di na natin. Hmm. Andun si Ed Formoso. Si Ed Formoso. Ay, yun ba yung, okay na to guys, gawin natin, I like the raw feel. Ayun. Sabi namin, raw feel. Eh, ang ano namin nun, hindi, ano pa yan, rough cut lang. Uh-huh. Okay. Sabi namin rin, lilinisin pa natin yun. Sabi namin. Basta alam namin, linisin namin. Okay, sige. Nung malaman namin, nilabas na. Ano ba yung kwento mo? Guys, huwag na natin i-mix to. Para raw. Mga taong nalo. Diba? Okay. Diba? Wala eh. Yun, tama yung salita. Oh. Sabi ko. Huwag na natin i-mix. Kung papakinggan mo yun, yung una nun, may out of tune yun eh. Oo. Yung pangalawang Ben out of tune, sabi ko, nilinisin naman eh. Oo. Tatanggalin mo naman yan eh, di okay lang, di ba? Oo. Hindi tinanggal. Correct. Di ba? So sabi nga, yung basta may venue, na okay. Pangalawang, out of tune. Okay lang, tatanggalin naman yan eh. Oo. Ano yun naman yan eh. Nilabas yun. Huwag na natin remix para bro. Napakabot. Nilabas yan. Okay na, ganun. Okay. Anyway, so ngayon, ano na ginagawa mo? Puro session. Session? Session ng... Kay, kung ano, Nino? Kay Nino, sa Sovereign Band Sound Salad. With Nino Alejandro, yun. Yeah. Nino Alejandro. Okay kay Nino kasi kahit pa paano, nilalabas mo pa rin. Rock pababayaan si Nino. Niya, pop rock. Oh, pop rock. Pababayaan kanya ng... Basta tama sa kanya. Okay na sa kanya. Oo. Pagsasulat yung pagsasulat. So, kahit pa paano, andun pa rin naman. Ngayon, busy si Nino sa play. Okay. Alam mo na, pahingo. Mo. Pero sumama ako, meron ako mga nasampahan na band. Actually, before, ayoko na sumumpa sa band eh. Mas gusto ko na lang session. Oh, okay. Tagal, ayoko na. Parang less worry, less... Hindi naman sa ayaw mo makisama. Pero less... Responsibility. Yung investment hindi ganun ka-laki. Oo, bigay lang. I think ganda. Okay. At least sa Sound Salad, puro mga seasoned musicians naman din. Pagkasalpak nyo, kahit gano'n may isang kahirap pyesa, ako na lang iniintindi ko na, ano ba? Siya, hindi ko na siya iniintindi. Mm-hmm. Dahil alam ko na okay. So, mas okay na ako sa ganun setup. Mm-hmm. For a long time, okay na ako sa ganun. Mm-hmm. Tapos sumama ako sa band, yun ang parin eh, ibang personnel. Isip ko, ako ba may problema? Hindi naman ako may problema. Ayoko lang din talaga nung ano.
alam mo ba na experience sa ibang sa banda? Like, weekly nyo kinakanta, same, ganun, ganun, same, mm-hmm. ganyan. Weekly mo kantahin, come together, baka mag-alas na si Jandelin sa atin. Yung ganun, that, tama na, yung ganun na. So, mas maganda yung may variety ka, iba-iba yung challenge. Oh, palitan mo naman yung kanta. Arak ba gusto mo? O, di ba naman rock? Dami naman. Hindi lang naman isa yung rock nito. Oh, hindi lang naman yun yun. Medyo, ganun, medyo sabi ko, doon nagiging may isang tugtog pera. Di naman masama ang tugtog pera, doon naman ako eh. Lahat naman nandun eh. Kaya lang, mas nagiging tugtog ganun, mas nagiging tiring, taxing. Pag yung kanta na yun, ito na naman, nakita na naman kami nito. Whereas kung makikita ko yung kantang ito, uy, nandito to. Mm. Ayos to. At yung araw, yung lagi kayo makikita nung gano'n, parang ano na, susuka mo na yung kanta. Parang maawa ka naman sa akin. Pahinga na natin tong kanta na to. Kung enjoy kayo dito sa video, pakibigyan lang ng thumbs up, like, tirahin nyo na yung subscribe button, at huwag kalimutan magtingin yung maliit na kampanilya. So yun yung maganda sa ano, sa session. Kahit minsan, pag nakakita ako ng recently lang, meron ako sinesyo na si Randy. Randy ka pa ba? Kaibigan ko, si Lejun Alicante. Session ako eh. Ano mga tugtog? Hindi ko pa alam eh. Sabi ko, hindi ko pa alam. Tapos may session pa ng gano'n. Okay lang. Yung sila, hindi ako sinesyo ng gano'n. Hindi sila sinesyo ng gano'n. Ayoko ng ganyan, pre. Gusto ko. Ako, minsan, gusto ko yung gano'n. Yung basagan ba? Yung basagan na, sabi mo sa akin, paano yung takbo? So, parang yung siya sinauna na, anong kata yun? Kasi, katay mo nga. Ganun. Paano yun? Paano tumakbo? Pag nahuli ko, minsan, circle of fifth, sige. Tapos, minsan, sasalansan niya lang yung chords. Yung chords, okay. Tingtugin natin. O, minsan, pag narinig ko yung kanta, paano yung chord niya? Matututug na namin. Parang yung challenge na. Pero, minsan sa sound salad, tatambakan ka ng sipra. Yun, gusto ko minsan yung gano'n. Parang yung trabaho na gano'n, okay sa akin yung challenge na gano'n. Na. Pero nung tinambakan ng buko ng bossa nova, naloko naman ako. Huwag naman to. Huwag naman to, hindi naman ako ganito. Ay, mga gano'n. Sabihin, pag nasa genre mo naman, tapos binigay sa'yo na gano'n, kahit minsan gano'n kadami, kahit na pindumar, ano, yes, surat ko na lang. Alam mo na yung mukha niya. Yung balor. Hindi lang ako nagsusulat ng mga notes. Chart lang. Susulat ko na lang gano'n. Mas yung challenge sa akin, parang mas okay. Mas shoot sa'yo. Parang yung mas nahahasa ka ba kahit pa paano. Kasi hanggang ngayon kahit pa paano, alam ko yan. Eh, pagtingin ko, pag hindi ko ginamit yung utak mo na gano'n na lagi kang ano, lalo kang pupurod. So, pag yung nakakaharap ulit ako ng gano'n na, kuha na to. Pero natutuwa ako sa gano'n, kaya ko ito. Anong kuha mo ngayon? Tag ito, anong research mo ngayon? Yung pa rin eh. Yung pa rin. Hindi naman research na ano, natutuwa ako sa mga bago na lumalabas. Yung mga bagong guitar players na lumalabas, chine-check ko pa rin, pinapakinggan ko pa rin. Technique! Sa technique, hindi na rin gaano sa technique, sa dami ng technique na lumabas na rati. Although, yung Polypia, tinitignan ko lang. Ang ganda na lang. Sinajoko na yun. Sila na yun. Yeah, yung kanila na yun. Sila Kit Diliba. Kit Diliba. Yung mga yan. Pero si Isaac, yun. Hindi kasi puro rock pinapakinggan ko eh. Hindi puro rock eh. Mahibig ako sa Joshua Radin, yung mga ganon, artists. Mga folk artists. Mahibig talaga ako sa ganon. Mahibig ako sa... Well, syempre, fusion. To the extent lang na naiintindihan ko. Huwag naman yung fusion na todo rin. Fusion, hindi rin ako naman kung ganun kalalim. Baduy ako eh. Bumibili ako ng plaka ni Martin Rivera eh. Kahit na nasabihin nyo eh. Chiquitita, pinatas mo eh. Chiquitita, ini-intro ko eh. Na yung ganun. Pero meron mga bagong artist na pinapakinggan ko talaga yung mga bago. Sa Spotify lang, titingin ng mga ano.
kung ano bago na ganito. Not necessary ni kila John Mayer, kila ano. Hindi na tulad dati ng puro instrumental. Siguro yung panahon natin na ano bago ni Vine? Ano bago ni Eric Johnson? Mas gusto ko ng Eric Johnson ngayon yung may mga kanta eh. Mas gusto ko yung ngayon gano'n. Ayoko na ngayon minsan yung puro guitar solo. Ayoko yung, gusto ko yung spot niya lang talaga ng gitara. Kaya nag-click ang ano ulit eh, ang extreme eh, yung spot ng Rise. Yung kapiraso. Hindi na, kasi hindi nakakaumay. Di ba? Katakot-takot na technique, nasa isang buong kanta, minsan, hindi tuloy napupunan ng tao. Whereas yung Rise, ang tagal-tagal na ginagawa ni Nuno yun. Kung papakinggan nila yon, ang tagal niya na ginagawa yun. Nilagay sa tamang spot. Boom. Sakto ito. Sa akin lang naman yun, yung sa inyo. Pero basta yung research, basta kung ano lang yung, hindi rin naman necessarily ito 14, hindi necessarily na, basta gusto ko lang siya. Nakikinig pa nga ako ng mga Libera, yung mga bata na ano. Parang church choir, mga gano'n. Medyo ko sa gano'n. Medyo ko sa gano'n. Hindi lang puro gitara sa gano'n. Pero gitara naman tayo na yan. Bigyan mo ako ng petlik. Ano yung Ona Yumul petlik? Wala. Meron yan. Kumita na to, Brad. Ano ka na naman. Wag. Baka sabihin hindi mo ginawa. may dumating na naman na letra sa'yo na... Intriga yan Ikaw eh. Diga. Yeah. Close up natin yan para mahuli ko ng gusto. O dapat ituturo sa amin eh. Sige na! Kaya, Kim. Sari na sir. Bagalo ba? Para mawili ka. Ayok marunong sa rin magbabagal. Parang kasi Malmsteen eh. Sabi ko mabagal eh. Ganun pa rin ka mabagal. Yan. Okay. Parang tapping na hindi, no? Ano ron? Hindi, parang tapping yung tunog pero hindi siya tapping. Kasi... Kasi mati raw. Okay. Dali. Walang tick, no? Tapos yung sunod. Bumalik lang. Tapos yung akyat. Okay, so parang... G minor lang. Tapos... Okay.
Bigalawa isa. Bigalawa? So, tatlo-tatlo. Tapos may dalawa lang eh. Tapos tatlo ulit. No. Ati at lo. Okay. Okay, okay. Nice. Lalo yung unang meron din sabi sa akin eh. Pero mo na yung Maria's Mistress. Gitarista mo, Nuno. Di, mahilig kasi ako kay Nuno nun, pe. Tsaka tinutugtog niya yung kumbaya. Di ba lang una namin pinraktis nila mo sa Maria's? It's a monster. Yun. It's a funk out. Oh, yan. Mahilig na ako nung kay Nuno. Ewan kung medyo may pagka-Nuno to. Oh, meron. Ako, parang sa rice din eh, yung dating. Hindi ko makuha pa yung laki eh. Ha? Oo, makakapal. Malayo eh. Boss pa yun? Hindi, una, kwan? Ganyan mo na. Dose. Come on, layo. Tapos mix it sa 10. Okay. Tapos hitting G. Tapos ang huli ito. 8. 8 to 12. Pero mas gusto ko pinipit eh. Ako naman, sa pagsipan ako sa... Parang ganun. Ako naman sa... Hindi ko naman magawa niyo sa pag-nipit. So, okay. Pero hindi ka nag-hybrid? Hindi ko rin alam pa paano hybrid eh. Oh, ako hindi ko maintindihan. Hindi talaga... Hindi ko talaga inaaral eh. Oo, oh, eh pang... Ah, yung nakiganito? Yung ganyan? Ah, hindi, di ba? Yung ginagawa ko, binibitigiman ko na lang. Binibita, okay. Ito na lang talaga. Oo. Hindi ako rin, mas gusto ko bitawan na lang yung pick. Oo, di ba classical ba? Kasi aaralin ko pa uli yung gano'n na, di na, ito na lang. Sanay naman ako sa plucking. Oo. Eh, parang... Tuturo ako na naman sa sarili kang dinaka. Binababa ako na lang talaga. Saka parang mas gusto ko isang yung tulong. Oo. Nang dalili. Mas warm na. Mas hindi ganun katigas. Yeah. Patingin. Paano yan? Marichi ko chinta. Oh, bali. Okay. Sumunod yata pag nagalito. Ay, sa'yo to! Sa'yo to! Hindi ko rin alam gamitin to. Yeah. Nilagay ko lang dito kasi tumatama lang sa ano. Ah, okay. So
Ganda, pag nilalakad mo siya, maganda yung... Oo. Para panlakad. Para pa yung... Kahit Lumasik sa. Yeah. Kaya mo nung ipitin yung pick na, no? Yan, malabas yung mga things. Dada. Yan, sige. Tinatawid ko lang isang ganun lang. Para pang ganun, pero... Ate, kinukuha ko dati sa itong ganito eh. May gawa ko dati. May extend ka dati na. Ito, nakapako ka lang dito. Hindi gumagano to. Ah! Oo. Oh, kinukuha ko dati sa'yo yan. Ah, ganun. Ah, ganun. Oh, malis movement. Diba? Kasi pag yung... Masyado ka animated. Minsan ang gulo eh. Oo. So nakita kong gano'n, oh nga, yes, gulo. Ito na lang, kumaga lang. Ah, okay, sabi ko, okay, yes, movement, tama ka. Oo. Pero ito, okay to. Ah, punyeta. Ayan, mahuli ka yan. So, ikaw pa. Nag-i-fayad-tan yan, nahimay mo yun. Ano ka na nahimay? Pero practice. Kailangan pa practice yun, alien sa... Kaya gusto ko yung nag-aaral ng mga petlik na ganun. Para ma-challenge mo yung sarili mo. Oo, bago sa tayo nga. Oo, di ba? Anyway na, marami pa tayong pagkikwentuhan. Kaya alam, i-save natin sa ibang pagkakataon. Sa next balik ko ulit. Alis pa. Dami pa. Grabe. Yung iba, hindi pwedeng marinig ng tao eh. Oo nga. Anyway, thank you, man. Love you. Love you, buddy. So, Ngayon, so, walang social media si Ona bukod sa Facebook. Facebook lang. So, pag nakita niyo yung gigs ni Nino Alejandro sa Sound Salad, or corporate events, search siya sa Facebook.
Ang isang salad naman, maraming musicians. Maraming team. So, ah, okay. Yun. Hindi na siya isang team, maraming musicians. Oo. Oh. Eh, kailangan ba? Kailangan ma-feature ka ulit para mas makilala ka ng mga tao. Tapos, si Ona din, para siyang keeper ng Pinoy rock history. Kasi yung mga... Dinala ko to eh. Yung mga souvenirs at saka yung mga giveaways nun, talagang tinatabi. Paano napunta sa ito? Wow! Ah, ito mo ba yan, Bill? Iba to sa naisip. Iba pa yan. Iba pa to. Ito yung 2101. Oh, yeah, yung GSU 21 yung nasa yun. Ito yung unang bibingka. Alam mo kung saan galing to? Sa kwento eh, sa mailing list ng River Maya dati. Physical na address na papadalan nila ng mail. Okay. Tapos, ito, kasama to sa isang envelope na minail. Sa mga fan letters, ganun. Tapos ito yung... Eh, walang Photoshop nun eh. Wala. Tinan mo, talagang... Kwento, But straight ang buhok mo. Hindi, nakapusod. Nakatali sa liyo. Eh, yung unang bibingka. Ito yung unang bibingka. Mytech? Mytech pa, oo. Mytech pa, ano? Pero, alam mo, hindi ko alam kung paano yung ginawa ito. Ano yung nakasasak ba nito? String benders. String benders! Tapos, kan, grabe. Craig Chiquito. River Maya. River Maya, ito ay si Rico. Oh, tinakpan ng letra. Grabe. Ito yung unang-unang clinic. Ayon sa Santa Isabel. Nice! Skills for the modern guitarist. May bayad ba to? Hindi, para sa kanyan, para sa mga estudyante. Kasi hindi pa kami ni Fidelis dyan, si ba? Hindi, kasi mahigpit ang Santa Isabel magpapasok ng outsiders. Ah. Kaya nung sinabi mo pupunta ka, pinaabang ako kayo para mapasok kayo sa loob. Otherwise, hindi kayo papapasokin ng guard. Kasi kanyan eh, parang wala yung security nila. PWU din, ganun eh, mahigpit, di ba? Bata mo rito. Grabe. Nakakita yan. Kita yan, ma-zoom in natin yan. Grabe. Kailangan i-scan ito na maayos. Scan mo na maayos. Meron pa eh. Meron pa mga nasa bahay. Ang dami eh. Bisa nga. Magpo-post lang ng picture si Ona. Magugulat ako eh. Nasa iyo yan? Mismo yung misis niya. Nagulat. Matago mo yan. Matago ko eh. So siguro ba pag next balik ko, yun ang pag-usapan natin. Yan. Yung mga memorabilia. Tapos yung mga gamit na share natin. Sige, sige. Kasi may mga gitara tsaka pedals ako nakuha kay Ona. Tapos meron din siyang nakuha sa akin. So, tagal na akong nangihiram sa kanya. Mga guitar, yung tele, yung tagal na sa akin nun, yung unang dual overdrive mo. Oo. Oh. Na, unang ko na yung dual overdrive, gagamitin ko muna. Tapos, tagal eh. Hiraman. Tapos meron siyang mga dadali na gamit na, ay, perf, meron ako nito. Akin yan. Hindi, akin to eh. Nangiinggit lang. Eh ngayon, daming gamit ito eh. Hindi na malaman. Iiwanan niya ngayon kami nila Alvin ng gamit. For safekeeping. For safekeeping. Oh, para puno na lang sa kwarto sa ano eh. Para wala lang ko, hindi na ako magbibit-bit. Para dito na sa amin. Para nandito naman. Anyway, sige, so do all the good things, like, share, subscribe, at magkita-kita tayo muli dito sa Perf Talk, bahay ni Perf Talk Pinoy channel. Thank you. Okay. Di ba may jet voice? Oh, may jet voice, oh. Diba yung bass nila? Sabi nyo mo, no? Hindi tumutik-tuk ng pop yan. Sabi nyo, 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 sabi ny